Hi guys, so today is October 5. So idodokumentary ko ngayon yung nangyari. Meron kaming client. Ayun, naka-hold ang payment dahil sa issue sa amount. So yun. So maraming mga butas na nakikita sa akin. Para lang syempre siraan ka, in short, sabotage para sa akin 'yon. So, merong kaming katrabaho na sip-sip doon sa may-ari. So, for sure, lagi ako nire-report sinisiraan o kung ano man. So, yun. Meron akong katrabaho na nakalip. So, pagbalik niya ng 9, possible na pumasok yun ng 11. May na-mention yung babae na pag na-promote si ganito, ikaw na sekretary ko. So, ibig sabihin, pag na-promote ka siya, saan siya mapupunta? So, possible doon sa pwesto ko. Papalitan ako. Siya yung magiging manager. Diba? Pag ganun ang nangyari, guys, lahat ang pinagpaguran kong back to zero, baliwala. Kasi isipin nyo, dumating ako doon nang hindi ako tinrain. Given na magkakamali ka, yes. So, ngayon, ang hinahanap, yung punot dulo kung bakit yun yung amount na binigay. Yung amount kasi hindi naman yun sa amin galing. Galing yun sa marketing. Kami lang taga-provide ng amount. So yun. In short, lahat ng pinagpaguran ko mababaliwala. So ngayon, habang meron akong natatanggap na kota, itatabi ko yun. So, willing pa sana akong magbigay sa kapatid ko. Pero, kailangan kong i-budget kasi magbaback to minimum wage ako, guys. Kasi yun lang nagsusurvive sa akin yung quota. So, yun. Uso sa loob yung sipsipan, gulangan, siraan. At nanggagaling yun doon kung sino yung naggagawa ng payroll namin. Kasi sipsip yun sa may-ari. So, every time na nandodoon yun, for sure, sinisiraan niya ako. Gumagawa yun ng chismis, kung ano man. Basta, nag-hint siya na kapag balik nga nung katrabaho namin galing doon sa bakasyon, na-promote siya, yung isa yung magiging sekretary na niya. So, merong paglalagyan sa kanya. So, hindi ko alam kung saan. So, yun lang, guys. To be honest, masama ang loob ko kung sakali na ako yung palitan. Dahil from the start, inayos ko yung flow, yung documents. Tapos uupo siya doon na yun na, ready na, itutuloy na lang niya. Unfair yun sa akin. Tapos yung mga contacts, nakaayos. So yun. Pero sana hindi sa pwesto ko. And sana yung assistant ko. Diba? Tubuan naman siya ng konsensya. Kasi kumukota siya tapos sinasabotahin niya rin yung mga dokumento, yung mga record, lahat-lahat. So yun. Yun lang. Natagalan ako ng uwi dahil yun. Diba? Yun yung nangyari. Ginamit yung butas doon sa client na naka-hold ang payment sa amin dahil nga doon sa issue ng amount. Pero yung amount na yun, hindi naman yung galing sa amin dahil sumusunod lang din kami sa marketing. So ngayon, meron sa amin na mas ahead ang position, which is marami siyang tanong na hindi namin masasagot kasi lalo ako dahil hindi ko naman yun naging flow that day. April, doon pala nag-i-start na magkaroon ng quota. So, yun. May pa nga nag-i-start ang quota, alam ko eh. Halfway ng May. So, yun. Ngayon, kinakabahan ako. Possible na mawala yung position ko. Pero sana hindi. Kasi sayang yung pinagpaguran ko.
titignan ko kung saan yung may magandang opportunity. Kung sakali na yun nga yung position ko. Marami kasi sa amin na ang pinupuntirya yung position ko. Hinahanapan ako ng butas para lang matanggal ako sa position ko. So, eto na yun. Pwede nilang gamitin yun. So, yun. Ngayon, sinabihan ko yung isa sa ahente ko na kadikit ko kahit konti na paano yun? Payag ka ba? Mawala ako dito. Sabi niya, hindi. Hindi niya kaya yung ginagawa mo. Mas gusto ka namin. Mahirapan siya sa amin. Sa sinabi niyang yun, siya lang yung nagtiwala sa akin. Kasi, meron akong ahente na ang tingin sa akin, sales staff pa rin. Hindi niya ako nakikita as a leader kasi wala. Diba? Kumbaga parang pinipili lang nila yung gagalangin nila tsaka susundin nila. So, meron kaming bagong operation manager. Mas ahead yun sa akin. Yun yung ginagalang nila. Pero ako bilang leader, wala. As a sales staff pa rin yung nakikita nila. Kaya rin naman, minsan hindi ko pinapangalandakan na ito yung position ko, bla bla bla. Kasi kung sa mismo sa loob, hindi pa nila na-absorb. Diba? Parang kasi ang lumalabas eh, masyado naman akong masaya sa position ko. Biniverbal ko masyado. So yun. And yun lang guys. If ever man na mangyari yun, lahat ng mga pinaghirapan ko, lahat ng mga inumpisahan ko, lahat ng idea na galing sa akin lang yun. Idea ko yun eh. Nag-start ako from scratch. Walang nag-guide sa akin. Ngayon lang na may dumating na may mag-guide, meron akong matatanungan na mas maraming experience about doon sa position na yun. Compared nung nag-start ako, as in zero, lahat ng tinuturo sa akin mali, may tama, mas konti pa nga yung tama eh. So yun lang guys, na-share ko lang dahil alam ko anytime babalikan ko to. At isa lang ang ending, yung sinasahod ko every time na makakakota kami tuwing katapusan, yun yung nagpapaginhawa sa amin dahil nababayaran ko on time yung bills. Ngayon, kung babalik ako sa minimum, bills lang ang mababayaran ko pero pagkain wala kami. So, mabuti hindi ko binipitawan yung dishwashing, etong ukay. Yung ukay guys, yung sarili kong damit ha, pinipenta ko. So, yun. And plano ko rin kumuha ng ukay bale. Iko-continue ko to. So, yun. Lahat ng na-experience ko noong 2020, lahat ng discarding ginawa ko noong 2020, hindi ko siya binitawan kasi alam ko, yung position hindi naman siya permanent. Lalo na kung ganito, may tao na humahatak sa akin. Pababa. Diba? So, yun lang. Salamat. At, ayun. Salamat dun sa mga nagtiwala sa akin na kaya ko, na nag-guide ko kayo, na nagawa ko yung pinapagawa nyo, which is hindi naman na dapat ako yung gumagawa nun, dapat kayo. So yun, diba? Kasi for sure, pag si Ella na yung nakalagay dun, magtutulungan na yung dalawa eh, kasi friendship yung dalawa na yun. Tama na yung ilalagay nilang encode. Unfair yun sa akin guys kasi ginagawa ko ng tama yung encoding ko, yung data ko sa sabotage. Ngayon pagka nagsama na yung dalawa, for sure aayusin nila yung pwesto nila. Unfair sa akin yun guys, sabotage yung nangyayari. So yun, every time na may gagawin ako, kailangan take down note. Every time na may incident na nangyari or may problemang nangyari, take down notes. So yun, hindi masaya yung araw ngayon at every time may mga hint sila na ipinapahiwatig, i-vlog ko, i-re-record ko dito para meron akong balikan. Kasi same nung assistant ko, may nagsasabi siya na kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Paano kang hindi kakabahan? E sinabotahe mo yung paggawa ng order form. Niligaw mo yung driver kung saan ang delivery. Hindi mo nilagay contact number ng tao. Diba? Nakakainis.
So yun, and yun lang guys. Dito ko na ini-end yung vlog. Sana hindi mawala sa akin position ko. Kasi ito lang yung way ko para makaipon. And mag-i-start na rin kasi ako mag-loan para ako mismo may sarili na akong bahay sa Cavite. So yun. Ang daming nangyayari sa akin, ang daming humahatak pababa. Pero ito talaga, ito yung nangyayari. Pero sana hindi siya mawala. Kasi okay na ako dito sa ano ko eh. Tuwing nakakakota kami, okay na ako eh. Pandagdag na yun eh. Tsaka pagka sobrang laki na may yung nakukuha ko, nabibigyan ko yung pamangkin ko. Ayan, nakapagbigay ako sa kapatid ko sa ospital. Yun yung sa akin. Compare kapag minimum ka. Pero ang hindi lang naman din nag-iba dun, kahit na may kota ako, tinutuloy ko yung mga racket ko guys. Kasi alam ko mangyayari to. Pero sana hindi doon sa position ko. So meron pa akong 5 days para dito. Diba? So yun lang. Salamat sa panonood guys. Bye. Good night.